Sa ating lahat, and once again, welcome po sa ating programa ngayong umaga. Ito po ang The Key to Success, The Key for Your Growth from the Word of God. At muli, salamat po sa Panginoon at tayo po ay nagsama-sama sa programa na kung saan ay katuwang sa ating paglago espiritual. At muli, salamat po sa Panginoon na tayo po ay mayroon pong pribileyo at pagkakataon na pag-aralan ang salita po ng Diyos. Amen? Good morning po sa lahat ng ating mga viewers. Good morning po kay Ma'am Lian Bubier at kay Tito Jomar Panizales. Good morning po. Ma'am Grace Bondesto, good morning ma'am. At sa lahat po ng mga naka-tune in sa atin ngayong umaga, magandang umaga po, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Alright? So ngayon po ay September 9, 2022 at magbabasa po muna tayo ng ating Bible reading, Proverbs chapter number 9. And if you have your Bible, please open with me your Bible in the book of Proverbs. At pakisundan niyo lang po ako habang nagbabasa po tayo. Proverbs chapter number 9. Are you there? Amen? Kung nandiyan na po kayo, basahin ko po at pakisundan niyo lang po. Verse 1, wisdom hath builded her house. She hath hewn out her 7 pillars. She hath killed her beast. She hath mingled her wine. She hath also furnished her table. She hath sent forth her maidens. She crieth upon the highest places of the city. Whoso is simple, let him turn hither. As for him that wanteth understanding, she saith to him, come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled. Forsake the foolish, and live, and go in the way of understanding. He that reproveth a scorner, getteth himself shame, and he that rebuketh a wicked man, getteth himself a blot. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
and the knowledge of the holy is understanding. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. If thou be wise, thou shalt be wise for thyself, but if thou scornest, thou alone shalt bear it. A foolish woman is clamorous, she is simple and knoweth nothing. For she sitteth at the door of her house, on her seat in the high places of the city, to call passengers who go right on their ways. Whoso is simple, let him turn hither. And as for him that wanteth understanding, she saith to him, stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant. But he knoweth not that the dead are there, and that her guests are in the depths of hell. Yan po yung ating Bible reading. At salamat po sa mga talatang nabasa po natin. At ngayon po ay magbubukas po tayo sa panalangin. Let's pray po. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay inyong ginising. Salamat sa magdamag na kapahingahan. Salamat po sa inyo pong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Salamat din po sa pribileyo na muli kami po ay makakapag-aral ninyo pong mga banal na salita. At pagpalain niyo po ang mga salita niyo po na aming pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito, na magsilbi po itong kalakasan namin, spiritual, at maging encouragement po ito sa amin, na patuloy po naming ipamuhay ang inyo pong mga salita, Panginoon, sa gitna ng magulong salimutan ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kagalakan at ng kasigasigan, Panginoon, sa pagkatuto sa inyo pong mga banal na salita, Panginoon. At anuman po matutunan po namin ay tulungan niyo po kami may apply po ito, at ma-enjoy po namin ang buhay po namin bilang inyo po mga anak, Panginoon. Salamat po, Diyos. Mabutihan niyo po sa aming buhay, at patawad po muli sa lahat ng aming pagkakasala. Ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alright, let's continue po sa pag-aaral po natin ngayong umaga. At kahapon, binanggit ko po sa inyo yung description ng New Heaven or New Earth or yung the Holy City or Zion or yung ating eternal home. No, at makikita po natin na ganun po kaganda dinescribe ng Bible yung lugar na hinanda sa atin ng Panginoon, na balang araw ay dun po tayo tutungo. Kaya ito pong sabi ko nga sa inyo kahapon, it is not a fantasy, hindi po ito fantasya na pinag-aaralan natin ay yung parang kagaya ng mga napapanood natin sa television o sa mga pelikula o nababasa natin sa comics. No, hindi po yan. Ang Biblia po ay certain. Pag sinabi niya po kung ano ang mangyayari, ay tiyak na mangyayari. At napatunayan na po natin yan back in the Old Testament times. O, karamihan o halos lahat ng prophecy sa Old Testament ay na-fulfill. No, at may mga part pa po na hindi pa po na-fulfill during the end times. No, pero regarding sa coming Messiah na pinraphesied in the Old Testament, ay nasa katuparan po yan in the New Testament. Kaya nga po, hindi natin pwedeng pasinungalingan ang Bible, sapagkat kung ang mga prophecy nga na Old Testament ay napatunayan niya sa New Testament, ay hindi po imposibleng anumang pong pangako sa future or sa mga darating na panahon ay hindi po matutupad, kundi yan po ay certain na mangyayari po yan. Kaya nga, kagaya po ng pinag-aaralan po natin ngayon, all about heaven, certain po ang Bible na yan po ay mangyayari. Na po, at yan po ay makikita po natin. Kaya nga, kagandahan po sa atin bilang mananampalataya, ang prinsipyo po natin dito ay to believe is to see. Sa salibutan, to see is to believe. Diba? Yan yung ano nila, yan yung prinsipyo ng mundo, na bago nila paniwalaan yung isang bagay, kinakailangan nilang munang makita. Ibig sabihin, meron silang pruweba na katunayan, na bago sila maniwala ay kinakailangan muna lang nilang makita ng kanilang naked eye. Ibig sabihin, ng physical eye. No, pero tayo po bilang mananampalataya, we are seeing through the eyes of faith. That's why to believe is to see. Maniniwala tayo sa mga bagay na patungkol sa Panginoon at sa salita ng Diyos bago natin ito makita. Kaya nga yan, ang tawag nga po dyan sa Bible is
pananampalataya or faith. Now, faith is the substance of the things hoped for and the evidence of things not seen. Yan yung mga ebidensya, yung mga bagay na pundasyon ng inaasahan natin at yung mga ebidensya ng hindi natin nakikita, ay yan tawag po dyan ay pananampalataya. So it takes faith para ang isang tao ay maligtas. It takes faith para ang isang tao ay magtiwala sa Panginoon. It takes faith para ang isang tao ay magkaroon ng pag-asa na siya ipatutungo sa langit. No? It's all about faith. Kaya pag nagkaroon tayo ng problema sa pananampalataya po natin, ay hindi natin aasahan na itong taong yung taong may problema sa pananampalataya ay magkakaroon ng excitement patungkol sa kalangitan. You see? Sapagkat alam natin, no? Tandaan po natin, alam po natin na napaka-importante po sa atin ang pananampalataya. Kaya nga tinawag tayong believers or mananampalataya dahil napaka-importante sa atin ang pananampalataya. Amen? So, dito po, ang ano po ba yung mangyayari? Description pa po ng kalangitan? No? Babasahin po natin in John chapter 14 verse number 2. Tinan niyo po ha. Binasa ko po yun sa inyo kahapon. Balikan po natin. In John chapter 14. In John chapter 14 verse number 2. Ang sabi po ng Bible, sabi ng Panginoong Hesukristo, akyat po tayo sa verse number 1. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Okay? Sabi ng Panginoon, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong inyong puso ay huwag kayong magkaroon ng trouble sapagkat kung ikaw ay naniniwala sa Diyos ay maniwala kayo sa akin, sabi ng Panginoon. In my Father's house are many mansions. Okay? Sa tahanan ng kanyang ama ay maraming mansions, sabi ng Panginoon. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. So, the place where we are going is the place where God, where the Lord is preparing. No? Kung nasaan ang Panginoon ngayon, ay doon yun po yung lugar na kanyang hinahanda para sa mga anak po niya, sa mga anak ng Diyos. You see, kung gaano tayo ka-special sa Panginoon, ay imagine niyo po yan, ang Panginoon mismo yung lumikha sa atin, and even though na tayo ay bumagsak sa kasalanan, humiwalay sa Panginoon, nagkasala, ay hindi pa rin po hinayaan ng Panginoon na manatili tayo doon sa kasalanan, sa kabayaran ng kasalanan. Kaya gumawa ang Panginoon ng way para ma-restore yung atin pong relasyon sa Diyos. Kaya the Lord Jesus Christ himself ay nagkatawang tao at sinakripisyo niya yung kanyang buhay upang tayo po ay magkaroon o maggamit ng katiyakan, ang buhay na walang hanggan. At hindi lamang po tayo niligtas ng Panginoon, kundi ang Panginoon Hesukristo din mismo ay idinagdag niya tayo sa kanyang institusyon na itinatag na may pangako that even the gates of hell shall not prevail against it. Na kung saan itong institution na ito na church na meron pong the Bible says the church is the pillar and the ground of the truth. Ayan yung haligi at pundasyon ng katotohanan, ng angaral ng katotohanan na nagbabago ng buhay ng tao. No? At dahilan po doon sa pangangaral ng salita ng Diyos na bago yung buhay po natin. You see? The same God na naglikha sa atin, the same God na nagligtas sa atin, and the same God na nagbigay sa atin ng panibagong buhay, at the same God na patuloy na nagtatrabaho sa ating buhay, ay hindi po tayo hinayaan na ganun lang ang kalagayan natin. Kundi, ang sabi po ng Bible, nung siya po ay umakyat sa langit, naghanda po siya ng lugar para po sa atin. Could you just imagine kung gaano tayo ka-special sa Panginoon? Samantalang tayo yung taong makasalanan na pilit tayong humihiwalay sa presensya ng Panginoon, pilit tayong lumalayo sa presensya ng Diyos. Pero andudun, buo pa rin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon na kahit na paulit-ulit tayong
sumasala, paulit-ulit tayong nagba-backslide, paulit-ulit tayong gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-dugod sa harapan ng Panginoon. And yet, meron pa rin isang Diyos na ang iniisip pa rin po ay tayo. Kaya nga sabi ni David, ano ba ako, Diyos? Ano ba ang tao? For thou being mindful of us. No, sino ba ako? Sabi ni David, sino ba ako, Panginoon, na ikaw ay lagi mo akong iniisip, lagi mo akong inaalala. You see that? Anong meron sa atin na sa tao na kung saan sa kabila ng napakarami nating pagkukulang sa Panginoon ay nasa mind pa rin ng Diyos ay tayo. Kapakanan pa rin natin ang iniisip ng Panginoon. No? Nakikita niyo po ba 'yon sa isang magulang? Na ang magulang kahit na ang kanyang anak ay napakatigas ng ulo, pasaway, pero iniisip pa rin ng magulang yung kapakanan ng kanyang mga anak, ng kanyang anak. 'Di ba? Yung anak na pasaway, yung anak na na matigas ang ulo paulit-ulit sa paggawa ng kasalanan, and yet yung kanyang mga magulang ay ang iniisip pa rin yung ikabubuti at kapakanan ng kanyang anak kahit na matigas ang ulo. So nakikita niyo po ba yung ginagawa ng Diyos sa atin bilang isang anak ng Diyos? Imagine niyo po yan. Ang Diyos ay naghahanda ng lugar para sa atin, no? At gaano kaganda ang lugar na hinahanda ng Diyos. Kung mismo ang Diyos ang naghahanda, gaano kaganda ang lugar na kanyang hinahanda sa atin. Amen? Another passage from the Bible in the book of Hebrews chapter number 11. Buksan po natin. In the book of Hebrews chapter number 11 in verse number 10. Excuse me po. Alright, Hebrews chapter 11, verse number 10, and in verse number 16. Ang sabi po ng Bible, "For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God." Alright, in verse number 16. "But now they desire a better country, that is, and heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for He had prepared for them a city." Alright? So dito po, makikita po natin in chapter number 11 ng Hebrews, which commonly known as the faith chapter. No, tinatawag po itong faith chapter sapagkat dito po ay binalangkas po yung about sa pananampalataya at yung mga forefathers natin, yung mga heroes of faith po natin, dyan po yan inirecord sa Hebrews chapter number 11. At makikita po natin dyan na pinapakita po ng writer ng Hebrews na ang Panginoon ay merong hinanda na city na ang builder and maker is God. You see? At makikita po natin dyan na ang Panginoon talaga ang gumawa, nag-build ng city na yan. At ano yung city na tinutukoy po dito? Of course, the city where we are going. City of Jerusalem or Zion. Yung, hindi yung Jerusalem dito sa lupa, kundi yung Jerusalem, kaya nga New Jerusalem. Yun po yung sa langit. Alright? So makikita po natin ang Panginoon mismo hands-on sa paghahanda ng lugar para po sa atin. Could you just imagine kung gaano tayo ka-special sa Diyos? Amen? I hope na nakikita natin, bagamat minsan ang iniisip natin sa sarili natin, parang nanliliit tayo. Kumbaga pag tinignan, kagaya nga ng sinabi ko sa mga full-time staff nung kahapon po ata yun, na pag tinignan namin yung aming mga sarili kumpara sa pamumuhay, antas ng pamumuhay ng mga ibang tao, na nagtatrabaho para ma-provide yung pangangailangan, no? Samantalang kami nandito dito sa gawain ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, kumbaga pag tiningnan namin ang aming buhay, parang kawawa naman kami kasi hindi kami nakakabili ng gusto naming bilhin, hindi namin napupuntahan namin yung gusto naming puntahan, nakakain yung gusto naming kainin kasi nga hindi kami nagtatrabaho.
sa labas para kumita ng pera, no? Pagka ganun ang iniisip namin, parang feeling namin, oh, kawawa naman kami. Pero hindi eh. Ang commitment po namin ay maglingkod sa Panginoon in a full-time basis. No, we have surrendered our life full-time in the ministry. So kung iisipin natin, sa antas ng pamumuhay, parang sa level ng pananaw ng sanlibutan, kawawa. Pero hindi po. Bakit? Because God is our provider. Ang Diyos ang nagpo-provide ng pangangailangan po namin. Bakit? Dahil tinawag niya kami sa gawain, tinawag tayo ng Panginoon sa gawain, ang Diyos ang magpo-provide ng ating pangangailangan. And even sa mga nagtatrabaho, even sa mga working, sino po ang nagbibigay sino ang nagpo-provide? Diyos pa din naman. No? Hindi natin pwedeng sabihin na porque tayo nagtatrabaho, dahilan sa talino natin, sa kalakasan natin. Kasi kung hindi dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng talino at kalakasan, hindi rin tayo makakapagtrabaho. Hindi rin tayo kikita ng pera. O sabihin natin may business tayo. No. Pero yung business na yan ay hindi ka rin kikita kung hindi rin ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng knowledge, ng skill, ng kalakasan or ng mga customer. You see, Diyos pa din ang nagpo-provide. So ibig sabihin, ang Panginoon pa rin po ang nagbibigay, nagpo-provide. So well, hindi po tayo kawawa. Maaring dito sa mundo iisipin natin less tayo, kawawa tayo, pero hindi. Dahil iisipin, tandaan natin na special tayo sa Panginoon. No? Maaring dito sa lupa, sabihin, ituring man tayo na pinakamahirap. Tayo na yung pinakamahirap. Remember Lazarus? No? Remember Lazarus? Nung nabubuhay siya, he is a beggar. Pulubi na ang kanyang kinakain ay yung nalalaglag lang na pagkain dun sa table ng rich man. No? Malayong-malayo yung antas ng pamumuhay niya kumpara doon sa rich man. Kung titingnan mo si Lazarus, pambira kawawa. Di ba? Pulubi. Tapos yung kinakain niya, tapos punong-puno pa siya ng sugat. O, wala siyang tirahan. Walang nag-ano sa kanya. Wala siyang kaibigan. Akalain niyo yan. Pero nung namatay si Lazarus, sabi ng Bible, he was carried by the angels at siya po ay napunta doon sa isang maayos na kalagayan. Samantalang itong rich man na ito, namumuhay siya ng marangiyang pamumuhay, and when he died, he lift up his eyes being in torments. He is in hell. You see? So, magkaiba sila ng antas ng pamumuhay, pero hindi yan yung batayan ng totoong buhay. Bakit? It will come to an end. May wakas, may hangganan lahat. You know? Lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo, may hangganan po yan. It will come to pass. Kaya nga, anuman pong pinagmamalaki ng tao ngayon, meron po yung hangganan. You see? Meron po yung katapusan. And kapag hindi natin isinama ang Diyos, no, hindi natin in-involve yung Diyos sa buhay po natin, ay hindi natin may enjoy lalo yung buhay natin. Bagamat sabi ko nga, pwedeng iisipin natin na parang mababang uri lang tayo ng tao, hindi tayo ganun kaaluan pagdating sa material na bagay. Pero tandaan niyo po, sa tingin man ng iba ay less tayo, pero special tayo sa harapan ng Panginoon. You see? We are special in the sight of God. That's why God prepared a place for us that someday ay doon po tayo tutungo sa lugar na hinahanda ng Panginoon. Now, another passage from the Bible na binasa din natin kahapon in Revelation chapter 21 verse number 21. Ano po? Buksan po natin para makita niyo po. In Revelation chapter 21 in verse number 21, the Bible says, "And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate has one pearl, and the streets of the city was pure gold as it were transparent glass." You see? So, the city that God is preparing is like yung parang pagka in-imagine natin, parang sa imahinasyon mo lang makikita, no? In your imaginations lamang, dun mo lamang mapipicture out eh. No? Kasi walang lugar na ganun dito sa mundo, no? Na yung streets ay pure gold, na parang clear glass. And
makikita mo yung mga gates ay merong pearl, merong precious stones, yung foundations, yung wall, you see? So matindi yung ano, yung description ng Bible sa langit, na isang araw eh doon tayo pupunta. Parang pang inisip natin, parang pantasya, no? Parang hindi pa po, wala, kahit sa pelikula hindi mo pa napanood 'to eh. Pero yan po ay pinakita ng Panginoon sa atin just to give us a glimpse sa isang lugar, sa lugar na pupuntahan natin balang araw. You see? So that is the place where God naninirahan, at doon po tayo tutungo balang araw. Okay? And the question is, who shall inhabit the heavenly city? Okay, paulit-ulit ko naman pong nababanggit sa inyo yan, at sinasabi sa inyo kung sino. Pero according po sa ating pong sa Bible, in Revelation chapter 21 verse 24, sabi po dito, "And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it." So sabi ng Bible, the nations of them which are saved shall walk in the light of it. So sino po yung mga mag-i-inherit or yung magkakamit ng pribilehiyo na manirahan sa city na yan, sa holy city na yan, sa New Jerusalem or sa Zion or sa ating eternal home? Sabi ng Bible, those saved people, yung mga taong ligtas, yung mga mananampalataya, yung mga tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, those people who received the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior, those are the people will inherit the heavenly city. Amen? In Revelation chapter 21 verse 27, sabi ng Bible, "And there shall in no wise enter into anything that defile, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life." You see? So sabi ng Bible, yung mga tao na mag-i-inherit sa holy city na yan is the people that is written in the Lamb's book of life. Ibig sabihin, yun yung mga tao na nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. You see? The moment that we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, God wrote our name in the book of life. Amen? Sabi ng Bible, sino man ang hindi masumpungan ang kanyang pangalan sa book of life, ay siya'y ibubulid sa dagat-dagat ang apoy. No? He will inherit eternal damnation, which is hell or the lake of fire, the second death. You see? Kaya nga magpasalamat po tayo sa Panginoon kung tayo ay ligtas ngayong umaga. Tayo yung tao, o tayo yung mga tao na mag-i-inherit ng kingdom ng Diyos. You see? Kaya wag nating liliit-liitin tong bagay nito. No, maaring ngayon hindi pa natin ganun lubusan na nare-realize yan, pero antay-antay natin pagdating ng judgment. Makikita natin na mapalad pala talaga tayo. No, kasi hindi pa natin nakikita yung ganun, yung bigat niyan, kasi hindi pa natin nakikita yung mapupunta sa impyerno, hindi pa natin mararanasan yung mapunta doon sa kalagayan na maayos na sabi nga ng Bible kay Lazarus at saka nung rich man, si rich man being in torments, and then si Lazarus is comforted. No? Hindi pa natin nararamdaman yung comfort na meron sa langit, sapagkat dito sa lupa punong-puno ng troubles. Pag hindi pa nga tapos yung isang problema, mayroon na namang kasunod na problema. 'Di ba? Na kagaya ni Job, hindi pa nga tapos yung report ng tauhan niya doon sa naunang problema, mayroon na namang kasunod. Tapos sunod-sunod hanggang wala na talagang natira sa kay Job. Could you just imagine? Ang buhay natin dito punong-puno ng troubles. Samantalang, yung lugar na pupuntahan natin is a place of comfort, na kung saan yung comfort na hindi pa natin nararanasan. Kaya nga hindi pa natin ganun ka-appreciate yung hindi pa natin ganun ka-big deal sa atin, kasi hindi pa natin nararamdaman yung ganun ka-klaseng comfort na naramdaman
nung ni Lazarus, nung beggar na namatay. You see? Kaya nga po, hanggat hindi pa man natin nararanasan yung bagay na yan, sabi nga ng ating mahal na pastor, Pastor Hill, na we can enjoy our eternal life while we are here on earth. Hindi, huwag nating antayin na mapunta muna tayo sa langit bago natin i-enjoy yung ating eternal life. Huwag nating antayin na saka na lang natin i-enjoy yung pagka-Kristiyano natin pag nasa langit na tayo, total ligtas naman na tayo, kahit anong gawin natin, kahit anong pamumuhay natin, ligtas naman tayo, sa langit naman tayo pupunta. No doubt. Pero, we can enjoy our eternal life habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ayon po yun sa pagpapasakop natin sa salita ng Diyos. Kasi tandaan niyo po, ang isang anak ng Diyos na hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos, kailanman hindi niya po may enjoy ang kanyang buhay. I'm telling you. No, sinasabi ko po sa inyo yan, na ang tao, ang Kristiyano na hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos, a Christian that is not submitting himself or herself to the Word of God will never enjoy his Christian life or her Christian life. Tandaan niyo po, ang kasiyahan ng isang anak ng Diyos ay yung pamumuhay na nandoon ka sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Pero pag wala ka sa sentro ng kalooban ng Panginoon, nandoon yung kinakabahan ka, malungkot ka, uncomfortable yung kalagayan na yan. No? Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon because of the privilege. Tandaan niyo po, hindi natin yan karapatan, it is our privilege. No? Magkaiba yung right natin or magkaiba yung right sa privilege. Yung right, karapatan mo talaga yan. Kahit hindi ka ituring na karapat-dapat dahil right mo yan, karapatan mo yan. Pero yung privilege, hindi tayo deserve. Pero ginawa tayong karapat-dapat. It is our privilege na matawaging anak ng Diyos. You see? Saan ba tayo galing dating pamilya? Sabi ng Bible in John chapter 8 verse 44. Ye are of your father the devil. 'Di ba? Ang tatay natin, ang father natin ay diablo. Oh. Saan ba tayo galing na pamilya? Sa pamilya ng diablo. Masakit man tanggapin pero totoo po 'yun. Galing tayo sa pamilya ng diablo. Pero salamat sa Panginoon dahil binilang tayo ngayon sa pamilya ng Diyos. It is our privilege. Kaya huwag nating abusuhin yung pribilehiyo na 'yan. Na porke anak na tayo ng Diyos, okay na lang tayong mamuhay ng walang standard, walang prinsipyo ng salita ng Diyos kasi total sa langit naman ako pupunta. Ligtas naman ako. Kaya kahit hindi ko na ayusin yung buhay ko, no, hindi po. Oh. Tandaan niyo po, anak tayo ng Diyos, it is not our right, but it is our privilege. Now, if it is our privilege, sikapin po natin na habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, ma-enjoy na natin yung ating eternal life. Let's live heavenly while we are on earth. No, mamuhay tayo ng pamumuhay na parang na tayo ay pinapakita na tayo natin na tayo ay taga-langit talaga. No? Patunayan natin na talagang heavenly citizen tayo, hindi yung heavenly citizen, supposedly heavenly citizen tayo, pero ang pamumuhay natin ay parang pangsanlibutan talaga. No? Maraming po mananampalataya, maraming Kristiyano ang nakakalungkot na parang pag tiningnan mo ang kanilang pamumuhay, parang hindi papunta sa langit eh. Parang papunta pa rin sa impyerno. Parang taga sa libutan pa rin. Tandaan niyo po, anak na tayo ng Diyos. At balang araw ay uuwi tayo sa tahanan ng Diyos. It is our privilege. Now, that privilege, huwag nating abusuhin, kundi ipamuhay natin ng maayos ang buhay natin at i-enjoy natin sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa salita ng Diyos. No, sabihin ko sa inyo, walang anak ng Diyos na hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos na totoong masaya. I mean, totoong masaya. Maaring nag-i-enjoy ka ngayon sa kasalanan, no? May nag-i-enjoy ka ngayon sa patago-tago sa kasalanan, pero tandaan nyo, kung anak ka ng Diyos, hindi ka totoong masaya dyan. No? Kasi alam mo, anak ka ng Diyos, pupunta ka sa langit, pero meron kang patago-tago ka sa kasalanan, hindi ka masaya. Oh.
maaaring nag-i-enjoy kayo sa isang banda, pero ang totoong kasiyahan ng anak ng Diyos wala sa kasalanan. No, hindi ka nag-i-enjoy. Pero ang totoong anak ng Diyos, masaya ayon sa pagpapasakop niya sa salita ng Diyos. No? Kaya I hope na sa bagay na yan, na-encourage po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Na-encourage tayo na ipamuhay natin ng seryoso. I mean, seriously. No, kasi marami ngayon, madali lang kasi yung sinasabi ni Pastor na mag-conform eh. Madali lang yung gayahin yung itsura ng Kristiyano, gayahin yung kilos ng Kristiyano, pero yung transformation within, yun ang mahirap. Yun ang mahirap dayain. Madali lang kopyahin eh. Madali lang magbihis. Madali lang gayahin yung salita. Madali lang gayahin yung lifestyle. Pero yung totoong change, yung totoong transformation sa loob, yun ang mahirap dayain. Kasi kung ano man yung nasa loob, magmamanifest, lalabas yan. Lalabas yan. Kaya mas maganda na sinasabi ng ating pastor, mag-focus tayo sa growth para lalo nating ma-enjoy yung buhay natin bilang isang anak ng Diyos. Tandaan niyo po, we are dual citizen. Citizen tayo ng mundo ngayon dahil dito tayo naninirahan pansamantala. Pero tandaan niyo po, ang ating totoong citizenship ay sa langit. Dual citizenship tayo. Oh. Meron tayong citizenship sa langit kasi anak na tayo ng Diyos. Amen? I hope na maliwanag po yung salita ng Diyos sa ating ngayong umaga, and let's enjoy the Word of God. Let's take serious the Word of God, at nawa na ipamuhay talaga natin ng maayos ang prinsipyo ng salita ng Diyos sa buhay po natin. I hope na maliwanag po yan. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatiran na naka-tune in po sa ating ngayong umaga. Of course, yan, kasama natin si Ma'am Lian, Bubier Impuerto, sa Impuerto family, maraming salamat. Kasama din po natin si Tito Jomar Panizales. Thank you po, Tito Jomar, for the prayer. At alam ko po yung mga kapatiran po natin, tuloy-tuloy po na nagpe-pray. Kahapon po medyo nag-alangan na naman yung aking pakiramdam, pero salamat sa Panginoon na patuloy tayong binibigay ng kalakasan ng Panginoon. No? Please continue to pray. Panalangin po natin yung bawat isa dahil kailangan natin ng panalangin. So, wala pong malakas talaga sa atin. Eh. Talagang kailangan po natin ng panalangin. Especially po ang ating pastor. No, panalangin natin ating pastor. At of course, lahat ng mga anak ng Diyos na ginagamit niya. Pag-pray niyo po. Pag-pray po natin ang bawat isa na po. So, yan. Kasama din natin si Ma'am Grace Mundesto. Maraming salamat, Ma'am Grace. Ma'am May Masuela, Sir Terry Bryan. Maraming salamat. At ayan po. So, the rest of the brethren naka-tune in sa ating ngayong umaga. Alright? So, dito po natin wawakasan ang ating programa sapagkat tinabot na rin tayo ng time, at huwag natin kalilimutan ang ating pong mga gawain ngayong araw. Mamaya pong hapon ay FYI. At kaarawan pala ni Nanay Nati. No? Ngayong araw, kaarawan ni Nanay Nati. So, kung kilala niyo po si Nanay Nati, yung isa din po na umaattend dito sa atin, member din po sa Taguig, at ibatiin niyo po siya kung meron kayong contact sa kanya. Batiin niyo po siya, i-greet niyo siya ng happy birthday po. Okay? So, wag nating kalilimutan, by Monday, sabi ko nga, in-announce ko na po sa inyo na baka bukas po yung last episode po natin ng lesson number 26 or ng Zion. So, sa lahat po ng interesadong mag-enroll sa atin pong short-term course ng ABCs of Christian Growth dito po sa Dakito Success, mag-signify na po kayo, magsabi na po kayo sa akin ng maaga, baka bukas po i-finalize po natin, ililista ko po yung mga pangalan ng mag-i-enroll, pero wala pong enrollment fee yan. Pero kung gusto niyo po magkaroon ng enrollment fee, kayo na po bahala. May Gcash account po tayo dyan sa church. No, pwede niyo po ibigay kung gusto niyo po, wala naman pong problema. Okay? So, yan po, mag-start po tayo bukas, maglilista po ako ng mga pangalan na mag-enroll para pagdating po ng natapos na po tayo ng ABCs of Christian Growth ulit, pagkatapos ng lesson 26 yung Zion, na review na po natin ito ulit lahat, ay bibigyan po namin kayo ng certificate of completion, katibayan at katunayan na kayo po ay naka-attend, nakatapos po ng pag-aaral po natin. Okay?
So pag sa review natin, syempre pupuntahan natin yung details, magandang i-scrutinize natin ng maigi, aaralin natin maigi para ma-master natin, makabisado po natin at talagang ma-adapt natin yung doctrine, yung basic doctrines ng totoong Baptist. Ano po? So I hope na excited na po kayo dyan. Amen. At kung kayo interesado sa so lahat po dito ano invited, even full-time staff or non-full-time staff members or other members, invited po kayo dito. Welcome po. No, welcome po lahat. Basta mag-signify lang. Magsabi lang po kayo. Bukas magbibigay ako sa inyo ng ano tawag dito, ng EPPM niyo po sa akin para gagawa din po ako ng GC ng The Quito Success para doon ko po i-add yung mga naka-enroll o mga naka-enroll sa ating pong program para doon po ako palagi magsisend ng link, no, para sa mga nag-aantay ng link palagi, no, doon po ako maglalagay. So sa sino sa inyo ang interesado sa bagay na yan, ay pwede niyo po akong personally i-PM, no, i-PM niyo po ako personally para kayo po ay maisama po sa master list, sa listahan po at sa GC. Alright, so tuloy-tuloy na po tayo at huwag natin kalilimutan ang ating gawain sa Sunday at it is our regular service. Pag-pray po natin ang ating goal na ma-hit po natin at ipag-pray natin yung panahon kasi ngayon medyo maulan, tapos sa yung usong-uso ngayon yung mga kuha-kuha ng bata, medyo nakaka-apekto po yan sa ating pag-i-invite lalo na po ngayon. Marami po mga magulang talaga ang nagdodoble ingat at dapat naman talaga mag-iingat yung mga magulang sa kanilang mga anak. No, maganda na rin po yan para yung mga magulang na pabaya na maging responsable talaga sa mga anak nila. Kaya ang isang disadvantage lang po doon, syempre nadadamay po yung church pagdating sa invitation. Syempre, nag-iingat nga po yung mga magulang kaya nire-restrict din nilang pumunta sa church. Kaya ipag-pray natin na hindi yan maka-apekto ng attendance po natin sa darating na Sunday. So let's invite more people. Let's encourage them to worship God in Sunday. Mag-participate po tayo, mag-involve po tayo sa ministry, no? Sige po, tayo po ay magwakas na po sa panalangin. Let's pray po. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa natapos po namin pag-aaralan niyo pong salita. Pagpalain niyo po sa buhay po namin ang mga natutunan po namin sa umagang ito patungkol po sa kalangitan, Panginoon. Dalangin ko po na bigyan niyo po kami ng excitement na makarating sa isang lugar na inyo pong hinanda, not only to the place but to the person we will meet. Salamat po kayo, Panginoon, na balang araw kayo po yung aming pong mapapasalamatan personally sa inyong ginawa sa buhay po namin. Sa kabila po ng napakarami naming pagkukulang, kasalanan sa inyo, ay tapat pa rin kayo, Panginoon, sa buhay po namin. Kaya, Panginoon, hiniling po namin, pahintulutan niyo nga po sa aming paglilingkod ay maibalik po namin ang aming pasasalamat po sa inyo, Panginoon. Gabayin niyo po ang inyo po mga anak sa naman po kami naroroon at i-provide niyo po ang pangailangan ng inyong mga anak, Panginoon, lalong higit ang inyo pong gawain, Panginoon. Maging aming mahal na pastor, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, mais na pangatawan, at wisdom, Panginoon, upang patuloy niyo pong pangunahan ang inyo pong simbahan, ang mga anak ninyo, tungo po sa mataas sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, at kung meron man po kayong kasalanan nakikita sa amin, patawarin niyo po kami. Binabalik po namin ang buong kapurihan at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit bukas. The same time and the same program. This is The Key to Success, The Key for Your Growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagod, serving you from Mondays to Saturdays. God bless you all. Keep safe, brethren, and remember, we love you all.